Isang daan siyam na putlima taon na pala akong naliligaw dito sa masalimuot na hatin. Masikot-sikot kasi ang daan dito eh. Ayan, naligaw tuloy ako. Hindi ko tuloy makita yung pader palabas. Kaya eto, nagbibilang na lang ako ng guwit sa palad ko. Gaano katagal pa kaya ako maghihintay dito? Ano ka mong iniintay ko? Hindi magtuturo sa akin palabas! Nay! 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 Yung lalaki meron mabakyo! 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 Uy! Uy! Saan ka pumunta? Dito ka lang! Nay! Mabakyo! 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 Barbecue! Nasaan ka na? Dito pa ako ng kanin-kanina. Parang iba yung itsura. Barbecue! Teka, nanggaling na ako dito. Wala na ata ako. Sino ka? Ako! Ako si Butchok! Butchok? Ako naman si Jorin. Nasaan ba tayo? Eh di nandito! Naliligaw tayo sa loob ng masalimuot na hardin! Yung daan palabas, maaari mo ba itong ituro sa akin? Eh hindi ko nga rin alam ang daan palabas eh. Eh kung alam ko lang, di matagal na ako nakabalik dun sa kaharian namin. O sige. Ay! Uy! Sa may wagang prinsesa ka magtanong ng daan palabas, sigurado ko siya lang nakakaalam nun. May wagang prinsesa? Oo! Si Prinsesa Fina. Oo! Dumaan siya dito. Oo nga pala, dumaan siya dito. Siguro mga 50 taon nang nakararaan. 50 taon? Oo! Tumatakbo siya. Tinataguan niya kasi yung kusinera nila eh. Akalain mo ba na ang tinago niya yung mga gamit, lahat ng gamit sa kusina? Sabi niya, adaanan daw niya ako dito pag nakita niya yung daan palabas ng atin. Pero matagal na 50 taon. Di pa nga pinapanganak ang nanay ko nun eh. Baka iniwan ka na nung prinsesa. Oy, hindi ah! Hindi! Siguro nawili lang yun sa pamamasyal. Sigurado ko, alam ko yun. Mahiwaga nga yun eh. Ikaw, wala ka bang bala kanapin ng daan palabas? Bakit pa? Eh, sabi naman sa akin ni Prinsesa Fina, pag nakita niya yung daan, ituturo niya sa akin eh. Sayang lang ang pagod ko. Sige na. Ay! Ay! Ano naman? Saan ka pupunta? Hanapin ko mahiwagang prinsesa. Magpapaturo ako sa kanya ng daan palabas. Ay! Teka! Eto, ibigay mo kay Prinsesa Fina nang maalala naman na may nag-aantay sa kanya dito. Ay, alam mo, magugustuhan niya to sigurado ko kasi ito, espesyal. Hindi ito nauubusan ng ginto. O sige. Uy, ha? Uy! Huwag mong kalilimutan, ha? Huwag mong kalilimutan, ha? Naghihintay ako. Ano ka ba? Nakaiglip lang ako sandali, pipitasin mo na ako.
Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po kayo pipitasin eh. Maiwagang prinsesa. Patawad po. Hindi ako prinsesa. Teka. Bakit ka papunta sa mahiwagang prinsesa? Mapapaturo ko sa kanya ng daan palabas. Gusto ko na kasing bumalik sa Res Populus. At meron ko pa sa kanyang dalang alay? Ipinabibigay ni Butchok para maalala ng prinsesa na daanan siya. O sige, tutuloy na po ako. Uy, sandali, sandali. Teka muna. Ako si Violeta. Sama ako sa'yo. Kasi alam mo, matagal ko nang gusto kumalis dito sa nakakalitong harding to. Mabagal ka atang maglakad eh. Ito naman. Sandali. Alam ko na! Ibibigay ko sa'yo itong kaisa-isang buto ko ng kung ano-ano. Kung ano-ano? Anong gagawin ko dito? Pwede siyang maging kahit anong klaseng halaman. Ihagis mo lang siya, sabihin mo kung anong klaseng halaman ang gusto mong tumubo, diligan mo ng konti, at yan! Tutubo na siya kaagad! Paano? Pwede na ba ako sumama sa'yo? Sige, halika na. Uy, sandali! Teka, hintayin mo ako! Ay, hindi ko sinasadyan. Tahutin kayo. Mahiwagang prinsesa. Akala ko naman kung sino nanonood sa akin. Sa bagay, marami rin lumalakad-lakad dito na katulad mo. At naliligaw nga sila. Ako si Jorin. May dala akong alay mula kay Butchok. Butchok? Uy, pa pala siya? Hinihintay niyang daanan niyo siya pagpalabas na kayo ng hardin. Ako nga rin sana magpapaturo ng daan palabas. Ikaw rin. Opo. Hindi ko may tuturo ang daan palabas. Oh, bakit? Dahil hindi ko rin alam ang daan palabas dito. Hindi ba kayo mahiwagang prinsesa? Ako nga. Ngunit ang sabi ni Butchok, hinihintay ka niya. Oo na. Sige. Pinangakuan ko siyang dadaanan ko sa pagpalabas na ako nitong hardin. Pero alam mo, ang tagal na nun. Hindi ko nga akalain ha. Wawala na rin pala ako. Niloko niyo pa kasi yung kusinera niyo. Nawala tuloy kayo. Teka, paano ko yung naging mahiwagang prinsesa? Hulaan mo kung ilang taon na ako. 12? Ikaw naman. 13? Mali pa. 246 na taon. Ako ang prinsesang hindi tumatanda. Mabuti na lang. Dahil 50 taon na rin ako nawawala dito sa hardin na to. At alam mo, mahiwaga rin ang boses ko. Tanim mo ba akong kumakanta kanina? Oo nga. Ngayon ang handog ng isa kong ninang na engkantada nung binyag ko. Pero, wala rin silbi ang kahiwagaan ko hanggang nandito ako sa loob ng hardin na to. Di ibig sabihin, wala sa ating nakakalam na daan palabas. Ganun na nga, wala. So, kung yung bakas niya, ay, hindi naman eh. Pasensya pa na. Maganda itong naisip kong paraan makabalik sa bukal. Sana maganda rin ang naisip kong paraan para makalabas tayo dito. Ay, bala ka pa palang makalabas dito sa hardin na to. Jorin, huwag ka nang umasa pa. Habang kaya ko pang mag-isip, lagi may pag-asa. O, Violeta, gising na! Mahal na prinsesa! Tutulungan mo na kami makalabas dito sa hardin. Ikinalulungkot kung hindi, Violeta. Pero hanap kami na ibang paraan. Huwag ka mag-alala. Jorin, ano ba yung susunod mong plano? Ito ang buto! Mahal na prinsesa, galing sa akin yung butong yan. Pero anong gagawin mo sa butong yan, Jorin? Tatanim ko. Tumubo ka, buto! Tumubo yan. Kailangan. Diligin mo muna para tumubo. Ay, oo nga pala.
yan sa buto. E, paano tayo matutulungan yan? Kahit sa masalimuot na hardin, kita mo ito. Si Butchok, kita niya ito. At pag narinig niya ang boses mo, aawit ako? Doon na mapapaalam kay Butchok na hinihintay natin siya dito. At susundan niya ang pinanggagalingan ng boses ko? Sabi mo, may waga ang boses mo. At yun ang magbibigay ng direksyon sa kanya para makita niya tayo dito. Ako, Jureen, baka ikaw pa makapagpalabas sa amin dito sa hardin na to. Mahal na prinsesa, umawit ka na. Mahal na prinsesa, kumanta ka na. Isang haligi at sandok para kay Butchok. Ha? Para sa akin? Oo, para sa iyo. Oh, sige. Iba na ang matangkad, ika nga. Ngayon, mula sa ibabaw ng haligi, nakita ko yung mahiwagang pader. Yung nagsisilbing pintuan sa masalimuot na hardin. Ako ang nagsuri at nagturo ng daan palabas. At sa baba naman, hinahawakang mabuti ni na Jorin, Prinsesa Fina at Violeta ang haligi. Sa ganitong paraan kami nakalaya sa hardin. Ay! Ayun! Ayun na yung mahiwagang pader! Uy! Ayan! Ayan na yung mahiwagang pader! Nakita ko ang mahiwagang pader. Yun yung nagsisilbing pintuan sa nakalilitong hardin. Pitong taon ako sa loob ng hardin! Sa wakas! Nakalabas na rin ako! Salamat! Nakalabas na rin ako! Prinsesa Fina! Mahiwagang prinsesa! Maraming salamat! Salamat? Magpasalamat ka kay Jureen dahil siya ang nag-isip at gumawa ng lahat ng paraan para makalabas tayo dito sa hardin. Mahal kong Jureen, sumama ka sa aming kaharian, sa kaharian ng hindi tumatanda. Doon ay gagawin kitang prinsipe. Salamat sa inyong pagkumbita. Matalino at malikahing bata. Anumang karian ay malugod na tatanggapin ka. Salamat, Jureen! Salamat sa inyo lahat. Jureen! Jureen! Ay, naku, tinatawag na akong ng nanay ko. Paalam, paalam! Ay, paalam, paalam Jureen! Bata ko, saan ka na naman galing, ha? Dahil sa matalas na pag-iisip ni Jureen at sa malikhain niyang paggamit ng mga bagay na nasa paligid niya tulad ng yung ginto, yung buto, yung sanganong kawa. Sa pamamagitan noon, nakalabas kami sa masalimuot na hardin. Pinatunay niya sa amin nila Prinsesa Fina at saka Violeta na kung may gusot, ay may lusot. Sa pamamagitan ng pagsisikap at malikhaing pag-iisip. Hiraya Manawa.